What's up guys? What's up? Kabladers? Welcome back to my channel. Yahoo! And may bago tayong tutorial mga guys. Ito lang naman ay yung tinatawag na paano palawakin o pataasin ang ilaw sa ating headlight katulad ng airblade. Kasi actually mga guys, yung airblade talaga pag binili mo siya, yung headlight lamp LED niya talaga ay nakababa, tusok na tusok sa baba, kaya hindi mo siya makikita sa unahan o medyo ilang metro lang ata, darang tatlong basta medyo ano lang siya, hindi siya mahaba, hindi siya buwag-buwag, kaya minsan pag na ayun siya yun mga guys, no, dun tungkol nga dun sa pinaka sa ilaw nitong airblade nito, kasi nga medyo mababa nga talaga yung ilaw niya, kasi pag nasa daanan ka may medyo malubag sa dinaanan mo, malayo pala, hindi mo na makikita, talagang sasurprisein ka ng lubak na nandyan na siya, hindi ka na makapagliko, magpipreno ka talaga, paano kung malalim pa yung lubak, di ba? Kaya huwag kayong mag-alala mga guys, mga kabladers natin dyan ay meron pong solution dyan, pakikuha nyo na lang po yung user manual nyo at pwede nyo hanapin doon anong page nga, yun na, nalimutan ko anong page, basta nakikita nyo dyan yung paano i-adjust yung piston kasi ang tawag dyan, meron po siyang maliit na tornilyo sa likod ng headlight natin dito sa ilalim na pwede, hindi ko lang sure kung anong kaya niyang ano yun, sabi kasi ng iba yung tools na ginagamit nila is jizz, sabi ko jizz, eh maliit masyado yung malaki masyado yung jizz. Yung ginawa ko, wala namang size yung socket, meron po akong tools na socket, kaya yan, yun sa socket na lang yung ginamit ko, pero makikita nyo sa flash na ating screen kung anong ginagamit, anong gamit yung socket, maliit lang po siya, tsaka ko siya in-adjust at makikita nyo doon yung pagtaas ng kanyang ilaw. Sana masubaybayan nyo, matingnan nyo mabuti na at ang angulo, di ba mayroong sukat dyan sa pader, yan makikita nyo yung pagtaas ng kanyang ilaw para anti-disgrasya na rin tayo sa mga daanan pag may mga lubak-lubak. Pagas muna tayo dito sa bus kasi mas mura dito, 37 lang dito yung per letter, ayan o, oh. 38 high octane. Up, yeah. Ugas lang muna tayo mga boys. May 2 bars pa naman yung gasolina ko, pero hindi ko na siya papabuti ng 2 bars. Dapat papagas na natin to. Ayan, okay na tayo. Lipad na tayo, puntang Pasig sa trabaho natin. Pasig na kasi yung sunod kong trabaho mga kuys eh. Patayin ko muna yung idling stop. Saka ako na gagamitin ulit pag nasa stop light. Nakatakbo na siya ng ilang kilometro. So ayan guys, balik tayo din sa ilaw ng ating airblade. Although siguro sa click meron na po nito sa ADV. Meron daw itong basta LED yung mga headlight ata ng mga scooter ay meron sigurong meron siyang adjusta ng ilaw. Kasi napupunan ko na yan eh. Lahat ng mga LED na mga ilaw, parang meron siyang adjusta sa likod.
ng headlight para lumawak yung sakop ng ilaw niya. Katulad dito ng air blade, kailangan talaga siyang i-adjust. Kung makikita niyo yung ilaw ko ngayon, ayan ako sa coach, sa truck. Kung nakita niyo yung ilaw ko, yun, nasa taas na. Medyo mataas na siya konti. Kung hindi ko siya in-adjust niyan, nasa pinakamababa pa yan. Yan yun mga guys, ito yung video na maliit. Ano lang to? Sobrang liit ng video na to na paano ko siya in-adjust. Panoorin niyo po kung anong gagawin, anong ginawa ko dyan. Okay? Pabalikan ko kayo. Let's go! Dito sa ating channel, yan po yung actual na pag-a-adjust ko sa aking headlight para ano, malaki ang sakop ng ilaw niya hanggang sa dulo, kasi nga ayaw ko naman na bubulagain na lang ako ng lubak or butas na nadaanan, kaya in-adjust ko na siya. Yan ang gusto kong box, oh, pag nagkaroon ako ng canary dito sa aking airblade. Yan yung gusto kong box. Mahal siya, pero kahit replica lang siguro, meron naman siguro mura niyan. So ayan mga guys, ang isang tips ko lang sa inyo, or isang tip lang na kailangan talaga, kung mag-adjust kayo ng ilaw ay dapat standard talaga gabi. Kung hindi naman gabi, kung nasa garahiyan kayo, nasa parkingan nyo, ibangga nyo yung ilaw sa pader, sa dingding, para malaman nyo ang sukat ng ilaw, kung ano kataas siya at gaano siya kababa. Pero ang pinaka-adjust ko sa inyo ay gabi. Tapos sa madilim, medyo madilim kayo, para makita nyo yung pag-adjust nyo ng ilaw, tsaka kung ano kahaba ang ilaw. Ano siya, mataas na ba, katamtaman lang, o bababa pa. Kaya ang maganda talaga, gabi ka mag-adjust. Kasi nga, yan ang pinakamagandang magandang spot para makita talaga at malaman yung pagkaka-adjust ng ilaw or headlight ng motor natin. Katulad dito sa ating Airblade 150. Kasi mababa nga talaga yung ilaw ni Airblade. So ayan mga guys, this is a short vlog lamang, tutorial para sa ating ilaw sa headlight natin dito sa ating motmot na si Toklas. Sa mga lahat ng ka-airblade user dyan, alam nyo na kung ano natin hand sign. Ito lang naman yung hand sign natin mga ka-airblade, oh. Hand sign natin niya. Yan yung pinaka-hand sign ng mga
uploaders natin. So yun mga guys, don't forget to like, share, comment and subscribe para malaman ng lahat ng mga ka-bladers natin o mga ka-riders natin dyan na may adjustment talaga sa ating ilaw. Ako po si Kuya King na nagsasabi sa inyo na ako kang kuya ng bayan hanggang sa muli nating pagkikita. Rock and roll. Peace. Paalam. Pasat. Sayat. Lo kasi ko ya.